Yo, what's up Facebook? This is your boy Kiko Matos at ngayon, pag-uusapan natin si John Amores. Kamakailan lang sumabog sa social media ang isang insidente kung saan nagkaroon ng gulo sa basketball court at ang highlight nito ay si John Amores. Ito'y pinagpestahan ng mga netizens, pinagpasapasahan sa social media, ginawa ng content ng mga vloggers, viral na viral ito at ngayon ibabahagi ko po sa inyo ang aking opinion. Mali yung ginawa ni Amores, hindi tama yung pagpunta niya sa kabilang team at inupakan niya yung ibang players ng kabilang team. Hindi ko siya kinakampihan ha, hindi ko ito kinokonsente. Kung kinakailangan siyang parusahan, edi parusahan siya. Kung sa tingin nyong nararapat siyang hatulan, edi bigyan siya ng hatol. Kung sa tingin nyo kailangan siyang iban, edi iban nyo. Pero huwag nyo naman sanang iban for life. Huwag nyo sanang hingilin na hindi na siya makapaglaro ulit ng basketball. Alam nyo kung bakit? Kasi kitang-kita nyo naman kung gaano ka passionate yung bata sa sport, di ba? Sobrang passionate niya, hindi niya nakokontrol yung mga emotions niya. Pag tinanggalan nyo yun ng karapatan mag-basketball, para nyo na rin siyang pinutulan ng paa. Diba? Isipin nyo, hindi na niya magagawa yung isang bagay na gustong gusto niya dahil nagkamali lang siya. Ngayon, kung gusto nyo siyang parusahan, edi parusahan nyo. Pero sana tulungan nyo rin yung bata. Sana, pagkatapos niyang magbayad ng mga kasalanan niya, i-rehabilitate nyo siya. O di kaya i-enroll nyo sa psychiatrist o sa isang therapist. Basta tulungan nyo yung bata para makapagbago. Kasi mas nanaising kung makita ng isang John Amores na nagbago. Diba? Ngayon mga Lodi, sasabihin ko sa inyo, hindi madali yung pinagdadaanan ni Amores ngayon. Hindi madali yung pinagbabash ka sa internet. Hindi madali yung nakakatanggap ka ng death threats. Hindi madali yung pinag-usapan ka, hinusgan ka na lahat ng tao, ang lahat ng mata na sa'yo, ikaw yung focus ng attention. Mga vloggers, ginagawan ka ng content, ginagago ka, pinagkakaparehan ka. Hindi po madali yon. Alam ko po yung sinasabi ko dahil lahat ng yun naranasan ko. Naranasan ko ng pag-usapan, mabash, magkaroon ng death threats, ma-vlog ng kapwa kong vloggers. Hindi po yun madali. Hindi rin madali sa mental health yun. Ngayon sana po ang pakiusap ko, tigilan na po natin si Amores. Nagkamali yung bata. Sana magsisi siya, di ba? Sana pagbayaran niya yung kasalanan niya. Pero tigilan na po natin siya. Kasi ang mahirap rin yan, hindi lang po siya ang binabash. I'm sure, pati pamilya niya binabash. Alam ko po ito lahat dahil napagdaanan ko. So tantanan na natin si Amores, huwag na natin siyang husgahan. Dahil tulad ng sinasabi ko kanina, mas nanaisin ko makita ng isang John Amores na nagbago kesa sa mabalitaan ko yung John Amores na sumuko. Keep the change. At para kay Brother John Amores, bro, kung kailangan mo ng tao makakausap, kung kailangan mo ng advice, pwede mo ako i-message dito sa page ko. Pwede kitang bigyan ng mga advice kung paano i-handle yung nangyayari sa'yo niyan. Keep the change, bro. Promote ko lang din ho. Ngayong Sabado, mga kapuso, nasa Wish Ko Lang Rin Po Tayo, GMA 7, alas 4 ng hapon, November 12. Sana po, suportahan nyo ang episode ng Wish Ko Lang. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Keep the change. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.